So, kamusta? Welcome to the Pnjs and Judy Show! Alright, so kung mapapansin nyo, pauwi na kami. Galing kaming Lukban, Quezon. So, eto. Pasensya lang, wala akong gloves. Nalimutan ko lang, may gloves ako, nandito. Ayan. So, nalimutan ko magsuot pala ng gloves, ngayon ko lang napansin. So, ayun, itong episode na to ay tungkol sa group ride. So, ngayon lang ulit ako nakapag-group ride sa... Natigil ako ng ilang buwan din sa pag-ride ng may kasama. Lagi lang kaming... is either dalawa lang kami nitong supervisor ko o solo ride lang kami ni OBR Judy. So, yan. Ngayon ulit ako nakapag-group ride. So, kunin ko na rin tong chance na to para i-discuss kung paano sumama sa isang group ride o kung paano makisama sa isang group ride session. So, umpisa natin sa spearhead. Kung ikaw ay mag-spearhead sa group ride, syempre, alam mo na dapat yung mga role mo. Eh, ang unang-una mong dapat alalahanin kung ano ba talagang role mo. Syempre, ikaw dapat yung may alam kung saan kayo pupunta. Syempre, yan dapat. Tsaka, set proper expectation sa mga kagrupo mo kung ano ba yung magiging pace nyo sa ride na to. Mabuti rin na alamin mo kung ano bang skills ng mga kasama mo. So dapat meron kayong agreement na eto yung bilis, kasi syempre iba-iba yung skills ng kasama mo eh. So kailangan mo intindihin yun kahit pa paano. So lalo na pag may mga bago kang kasama na hindi mo pa nakasama kahit kailan, maiging iset mo na expectation nila kung anong magiging takbo nyo. Tapos yung pagiging spearhead, dapat alam mo kung ano yung stamina ng mga follower mo. Yung iba dyan madaling mapagod, yung iba mga bakal na yung puwet. Talagang kahit apat na oras mo ituloy-tuloy yan, why not? Kayang-kaya na lang. Pero paano naman yung mga kasasali lang, di ba? So, kailangan aware ka dun. Gusto ko to si Sarge. Almost. Pwede mo i-set proper expectation mo. Every hour, hinto tayo. Di ba? O kaya may certain destination. Sabi mo sa kanila right before the ride. O dito sa destination na to, dito tayo mag-stop over. So, pag kailangan mapanatili mo yung consistency ng bilis nyo, plus, yun nga, hindi kayo masyadong pagod kasi sapat yung pahinga nyo. Tandaan nyo, andito tayo para mag-enjoy. Okay, tapos ngayon naman, didiscuss naman natin is yung mga sweeper. Sweeper, tulad ko na mahilig mag-sweeper dyan, nga cameraman ako. So, ang mga sweeper, hindi porket nasa huli kayo eh kayo na yung pinakakulelat. Actually, sweeper dapat ang isa sa mga pinaka-experience na rider. Pag oras ng overtaken, sobrang fast pace nyo. May mga kailangan kayong overtaken na mababagal na sasakyan. Ikaw ang huling-huling overtake. So, pag chance mo na, pag turn mo na para umovertake, marami nang pwedeng nangyari. Yung distance na tinravel nyo eh, malayo na. Baka mamaya may kasalubong ka na pala. So, dapat
ikaw yung pinaka magaling mag overtake at sumunod. Tapos yun nga, pag mabilis yung spearhead at yung mga nasa likuran na ibang member, eh medyo hindi mabagal. Ikaw ang bahalang magbantay sa kanila ngayon na dapat di kayo magkahiwa-hiwalay. Isa sa mga role mo eh siguruhin sama-sama pa rin kayo pa uwi, kumpleto pa rin kayo pa uwi. Yan ang role mo. So ngayon na-discuss na natin yung mga role ng kada isa, yung mga pinaka mga parang mga leader, yung spearhead plus yung sweeper. Discuss na natin yung pagiging follower. Halos na tayo follower lang, at minsan yung mga follower pa yung pasaway. So unang-unang tamang attitude sa group ride, eh magpakita ka on time. On time. Pag sinabi nilang alas 6 ka pupunta, alas 6 dapat nandun ka na sa meeting place. O minsan mas maaga pa kung gusto mo. Kasi marami kayo, iba-iba kayo ng oras. Yung iba talagang pinilit lang maisingit yung pag-ride sa oras nila ngayon. So kada minuto, hanggat maaari, iwasan yung mga delay tulad ng paghihintay sa mga late. So please lang. Tsaka pinagpaplanuhan naman lagi ang group ride eh. So siguro alam nyo na, paghandaan nyo na yung mga pwedeng mangyari. Kung may biglang mag-cancel, sabihin mo na agad, hindi sa mismong araw ka mag-cancel. So yung pangalawang attitude na dapat dala nyo lagi pag mag-group ride kayo is patience. Bakit ko nasabi ito? Kasi wala na pa ikaw, sanay ka na sa solo ride, tapos mabilis ka na rin sa solo ride. Bawa, nasa pag ikaw nagsasolo ride, kaya mo ng 100, tapos bigla kang sumali ngayon sa group ride na pagsabi ng sweeper, o 70 lang tayo. O sabi, okay, sabihin mo kaya mo yun, di wala kang problema kung lahat nag-agree, di sige 70. Pero dapat maging pasensyosyo ka. Ngayon na 17 sinabi, yun ang naset yung pace, yun yung napag-usapan nyo. So yun ang sundin mo. May mga nakakaano kasi yung nag-group ride na parang pagpiling nila ang bagal ng sweeper o ang bagal ng pace, parang dinidikitan na yung sweeper, ay yung spearhead. May ganyan, promise. Kasi kahit naman ako eh, nabuboring na pagpagod ka na. Parang nabuboring ka na pag sobrang bagal eh. Pero again, wala akong magagawa. Kasi yun yung napag-usapan nyo, nag-agree lahat na yun yung magiging pace. So sumunod ka dun, maging pasensyoso ka. Alright, so yung pangatlong attitude na kailangang baon nyo, respect o respeto. Siyempre una, respeto nga dun sa rules na na-establish nyo habang pinag-usapan nyo bago yung ride mismo. Tsaka respeto sa kapwa mo rider, sa kapwa mo kagrupo. Kung parang feeling mo ang lakas niyang pumreno, nakabuntot ka, ang lakas pumreno, parang hindi mo trip, huwag kang magalit, huwag kang bigla mong dikitan. O sabihin mo sa kanya kung anong nangyayari, na eto yung ginagawa mo, medyo parang delikado. Huwag kang duwag, no? Sabihin mo sa kanya kung paano siya mag-drive. Makatulong din sa kanya yun. Okay, so ang pang-apat na attitude na dapat dala nyo sa group ride is knowing your own limits. Alamin mo kung hanggang saan ka lang, at huwag kang matakot na aminin yun. Pero minsan siyempre hindi mo rin masasabi, hindi ko rin mahihisi iba, hindi mo masasabi yung limit mo hanggat di ka sumasama sa iba eh. Alam mo yun? So okay yan, mag-group ride ka. Naniniwala ako sa isang sinabi ng isang racer, na if you want to be better, ride with someone that has more skills than you. Alam mo yun?
Oh, solo ride, kaya mo, 80. Kaya mo rin naman, 80. Sila din, yun din naman napag-usapan nyo, 80 lang din naman. Pero 80 na bankingan. Diba? So, misang alam mo rin, magaling ka, pero may mas magagaling talaga sa'yo. Huwag kang mahihiyang magbagal. Alam mo yun? Hindi yung pipilitin mong humabol. Ipilitin mong, siguro paunti-unti, galingan mo. Pero pag di mo talaga aya, pwede ka namang mag-slow down. Tapos, eventually, di ba habang nag-ride ka, pag lalong dumadami ride mo, napapractice ka sa mga bankingan, kasama mo tong mga to, kasama yung mga mas magagaling sa'yo, eventually gagaling ka din. Pero hindi at the same ride. Alam mo yun, the same time na ngayon ka lang nag-ride kasama sila. Isipin mo, maya-maya lang, magiging singaling ka na nila. Hindi, it takes time. So, sama ka saan nila. Alamin mo kung paano sila kumilos, kung paano sila makisama sa isang ride yun. Tsaka unti-unti mo sa mga susunod na ride. Know your limits. Huwag kang masyadong maigo na, hindi, kaya ko nga buhay niya. Hindi, kaya natin yan. Ngayon, kung sakaling hindi mo naman kaya, ba, yung bankingan, sabihin mo pag nag-stop over kayo, ba, o, mapapansin naman yan. Una-una, makikita naman ng sweeper yan eh. Hindi ka naman iiwan ng sweeper eh, kung mabagal ka. So yun yung sabihin mo sa kanila the moment na mag-stop over. Yun, at least papano alam nila kung kailan kanila hihintayin. Again, wag kang duwag. Walang masama, walang masama magsabi na hindi mo kaya. At total, nandun na rin tayo sa discussion knowing your limit. Ito lang ang practice nyo kung nagsasolo ride kayo. Dalawang skills lang actually. Yung overtaking skills at saka yung stopping skills nyo. Yun lang. Pwede na, maging safe na yung ride nyo. Kahit pa paano makahabol ka na. So yun, yun yung dalawang skills na kanyang tindihin. Overtaking skills tsaka stopping skills. Dapat alam mo kung kailan ka tamang overtake. Kung ano yung dapat nabilis mo, kung gano'ng kakadikit para pag yung may chance ng umo-overtake, shorter yung distance na ita-travel nyo, pasok kayo pareho, pasok kayo pare-pareho. Stopping skills, ang gagaling nyo mag-accelerate, ang gagaling nyo bumangking, pero yung preno nyo, yung pag-preno nyo, walang kwenta. Sa ganitong group ride, huwag masyadong late pumreno. Kailangan talaga look forward. Pag nakikita mo bumabagal na doon pa lang sa malayo, medyo pitikin mo na yung preno mo. Hindi yung kung kailang nandyan na bigla kang pepreno, nakakainis yun sa nasa likuran mo. Kang pepreno bigla-bigla. Okay, so panglimang behavior or attitude na kailangan yung dalin pag mag-group ride. Panglima, syempre sa be positive, have a positive attitude, sabi nga. So kahit masakit na yung puwet mo, go lang, be positive, kaya mo yan. Enjoy mo yung kada moment. Pag may nakikita kang nakakatawa, tignan mo na, tawanan mo. Pag may nakikita kang magandang tanawin, just enjoy it, di ba? So, yun nga, enjoy natin. Yun naman ang group ride eh. Yun naman ang pagra-ride eh. Tukol sa pagiging masaya. Yun naman ang group ride eh. Para makisama, makakilala ng mga bagong magiging kaibigan. Yun ang essence ng riding at ng group riding, di ba? Hindi naman to competition. Dito ka para pagkilala, bumuo ng friendship, bumuo ng magandang relationship sa ibang rider o sa ibang tao. Sabi nga nila, may kilala mo raw ang ugali ng isang tao pag sinama mo sa isang road trip o sa isang long ride. Doon makikita ko anong attitude nila pag napapagod na sila. Doon makikita ko anong attitude nila pag naboboring na sila. Doon makikita ko anong attitude nila pag
Siyempre, may kisama siya eh, may kisama ka eh. So, pag yung grupo nyo, lagi kayong magkasama, kayo-kayo lagi, ibig sabihin nun, yan ang mga taong compatible sa ugali mo. Yan ang mga taong dapat mong ingatan. So kung kayo man na may planong group ride o planong sumama isang group ride, yon, baunin nyo lang yung limang behavior or attitude na yun at magiging maayos at maliwalas at safe ang biyahe nyo. Sayang lang hindi nakasama si OBR Judy. So ayun, natapos na naman ang ating ride. Salamat, salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod naming mga kain, susunod na yung mga gala. Again, ride safe and travel safe. Bye-bye!